Attention, senior citizen at SSS at GSIS pensioners. Universal Social Pension. Walang pinipili. Lahat kasama. 12,000 pesos kada taon. Atin pong panoorin at tapusin ang video para sa dagdag kaalaman. Magandang araw sa ating mga viewers, lalo na sa ating mga senior citizen. This is Tita Eda. Ang topic natin today, based sa title, Attention, Senior Citizen at SSS at GSIS Pensioners. Universal Social Pension, walang pinipili, lahat kasama. 12,000 pesos kada taon. Panaurin at tapusin ang video hanggang dulo para sa dagdag kaalaman. Heads up lang po, walang iniendorso ang Tita Eda's channel. Kaya po ito sinishare para sa dagdag kaalaman. May isa pa pong senior citizen party list na handang sumuporta sa ating mga senior citizen. Panoorin po natin ang kanilang plano. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe at nanood ng aking channel. Si YouTube ay inactivate na ang aking thanks button. Yan po. Pwede nyo po yan i-click if sa tingin nyo ay nakakapagbigay ang Tita Eda's channel ng update at informasyon na makakatulong sa inyo. Malaking tulong po ito para sa akin at sa aking channel. Mas lalo ko pang aayusin ang pag-research at pag-upload ng mga information na makakatulong sa inyong lahat. Heto na po ang video at ating panoorin. Rolio Bong Ignacio, he's one of the nominees of United Senior Citizens Party List. Good morning, Sir Rolio. Thanks for joining us. At una sa lahat po, how is the campaign going so far? Napalari ng United Senior Citizen. Isusulong po namin itong matagal na pong nakabinbin sa Kongreso. Ito po ang tinatawag nating Universal Social Pension Plan. Para sa wakas ay ang 11.5 million senior citizens sa buong Pilipinas ay makatanggap na ng pension. Wala na pong discrimination. Mahirap, mayaman, nasa rural at nasa city, senior citizen, lahat sila ay pwede nang tumanggap ng pension. Ito po ay matagalan nakabinbin sa Kongreso, kaya ito po ang isang pinakauna na pinakamahalagang programa ng United Senior Citizen. Makipagtulungan sa ibang mga congressman at senator para sa wakas matanggap na ng ating mga senior citizen ang pension matagal na nilang inaantay. Mm-hmm. Aside from pension po, ano pa po ang isusulong nyo sa Kongreso? Isusulong din po namin na sa Kongreso ito po ang pagbibigay ng ayuda or maintenance medicine sa ating mga seniors. Alam mo, kailangan na ng mga seniors ang makameron ng maintenance medicine buwan-buwan sapagkat hirap na hirap na sila, lalo na nito nakameron ng pandemic. Hirap na hirap na sila na kailangan pa silang pumunta sa kanilang mga center sa city o sa capital o sa town para lamang makuha yung kanilang pipila sila na mahaba para lang makuha ang kanilang mga maintenance or preventive medicine. Mm-hmm. So aside from a pension, nasabi nyo rin po yung ayuda, ano pa po yung iba nyong priority legislation? Ang isa pa sa mga priority namin ay yung amendment ng Centenarian Act. Kasi yung Centenarian Act nasasabi na pagdating mo ng 100 years old, you will receive 100,000. Ay sabi ko nga magandang pakinggan yun, pero parang mahirap abutin ng 100 years. Kaya binabalak namin isulong na pag ang senior citizen ay umabot ng 80, may tatanggapin na sila 85, 90, 95, and ultimately 100 years old. Mm-hmm. Okay, Sir Bong, sabi niyo po, sabi po ng grupo niyo, our constitution has enough provisions that can ensure the welfare of senior citizens, but we need to implement them properly. Ang kailangan po, implementation. So paano po ba? How can these policies be better implemented? Kaya nga po, gumagawa po tayo ng mga gusto natin magsulong ng batas
Para sa ganun ay implement natin ito nang wala na pong masyadong diskresyon on the part of the agencies. Kasi sa ngayon po talagang katulad po nung pension plan for indigent, nagsasabi po doon na pag ikaw ay 60 years old na ba, ba tatanggap ka ng 500. Pero napakadami po ng requirements. Pag ikaw ay GSIS or SSS or retiree or ikaw ay may anak sa abroad at ikaw ay ang bahay mo ay may simento, you are not entitled to get any pension. Mm-hmm. Oh, Sir Bong, plans po, ano po yung mga plano in the final stretch of the campaign season? Nagpapatuloy pa po kami na ipaabot sa ating mga seniors sapagkat sa itong mga nakaraang taon talagang hindi narinig yung seniors ang mga benepisyo para sa kanilang mga sa mga nakatatanda. Kaya pinag-iibayo po namin ang pag-reach out sa ating mga seniors para sa ganon. Mapilitan po silang pumoto this coming election. Kaya inihikayat namin ang mga seniors na pag sa May 9, dapat ay isama nyo ang inyong anak, manugang, apo, kapitbahay. Kumbinsin nyo silang bumoto para sa ganon makalaki na representasyon ng senior citizen. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!